What's up, everyone? Doc Ron here. Hello, Happy New Year! No, welcome to our new kitchen. Nakikita nyo ba yung aming kitchen na bago? Ito po ay hiniram ko lang na kitchen. Gluluto ako dito sa Astoria. Okay, so anong gagawin natin today? Today ay magluluto na naman tayo ng napaka-special pero napaka-common na snack food. No, ito po ang tawag dito ay banana fries with caramelized sugar. So, wag po kayong aalis, babalik ako. Welcome everyone, welcome back to my channel. So, ngayong araw na to, magluluto tayo. Welcome to our new kitchen. Ito po ay bago naming kitchen dito. Although ito ay hiniram ko lang, ito ay kitchen ng Astoria, Palawan. So today, tayo ay magluluto ng tinatawag natin na banana cue. Pero ang special dito ay hindi yung regular na size ng banana cue, kundi hahatiin natin to ng 1/4 o yung 4 quarters na tinatawag. At ito ang gagawin nating banana cue. So, anong kailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng banana. So, ang tawag dito ay saba. So, itong saba na to ay hahatiin natin ng tigwa 1/4. So, hinati na natin to ng tigwa 1/4. Ito ang gagamitin natin para sa ating banana fries with caramelized sugar o yung tinatawag na banana cue. Pero, pinaliit lang. So, samahan niyo ako. Magluluto tayo ngayon ng banana fries. So once nahati na natin ang ating mga banana into 4 parts o yung 4 quarters, ang gagawin na natin ngayon ay magpapainit ng frying pan with cooking oil. So, napaka-importante dito na marami rin yung oil na ilalagay natin para babad na babad yung mga bananas. Mas mabilis siyang maluluto kapag nakalubog or naka-deep fry yung ating mga bananas. So, papakuluin natin to. Pag medyo kumukulo na siya at mainit na, ilalagay na natin ang ating mga bananas. Golden brown na yung mga banana mo, like this one, pwede na siyang tanggalin from the frying pan. And then we are ready for the next step. Remove all of the bananas, put it in one place, let it settle down for a while. Okay? And then, most of the time, yung ibang nagluluto nito ng banana cue ay sinasama na yung sugar agad doon sa frying pan. Pero ayoko noon kasi na-overcook yung sugar. So, fina-fry ko muna yung bananas. And then afterwards, that is the time I put the sugar. Okay? So, without removing the oil,
your previous oil from the frying of the bananas, lalagay mo na yung sugar ngayon. Okay? Napaka-importante yung timing ng sugar. Make sure that the sugar is starting to caramelize, no? Hindi siya pwedeng ilagay agad, basta-basta. No, hintayin mo munang mag-start mag-caramelize yung sugar. Like this one, yan. Pag ganyan na, okay? Start ka na, pero hinaan mo na yung apoy mo. Para hindi ma-overcook yung pasukal. And then mix it so that the sugar will coat the bananas, and then remove it from the frying pan. And then add another sugar. So what I usually do is, once na tinanggal mo na yung naluto na bananas with the caramelized sugar, you put it in a separate plate, and then individually separate them habang lumalamig para hindi sila nagdidikit-dikit. Kasi pag nagdidikit-dikit sila, mahirap na silang paghiwalayin. No? So, dapat pag mainit pa lang, pagkahango sa frying pan, ilagay mo sila sa isang container, tapos hiwalay-hiwalayin. Katulad nito. So, hiniwalay-hiwalay ko siya, no, para hindi sila magdikit-dikit. Okay? Ayos? Ayos! So, next, lalagay naman natin yung sunod. Na napaka-importante dito yung timing ng paglagay. Kasi pag linagay mo pa siya ng masyadong maaga na hindi pa nag-melt yung mga sugar, magkakaroon ng granules yung mga bananas mo. Ang gusto natin dito is yung smooth na pagkatunaw ng mga asukal. So, napaka-importante nung pag-timing, paglagay ng bananas. So, kailangan medyo nag-start na siyang mag-melt o mag-caramelize yung sugar bago natin siya ilagay. Hindi yung pagkalagay mo pa lang na asukal, ilalagay mo na yung bananas mo. Magko-coat nga yan doon sa bananas, pero granules siya. No, may mga buo-buo siya doon sa mga bananas mo pag naluto. Okay, this one is now ready. Now we put now the bananas. And then we mix it. So make sure that the bananas are properly mixed so that it will coat all of the sugar will coat all of the bananas. Now once the bananas are fully coated, now you can now remove the bananas immediately kasi ayaw natin nang na-overcook yung sugar. Pag na-overcook yung sugar, the bananas will have a bitter taste. So ayaw natin yun. Kapag medyo na-coat na siya lahat, tanggalin nyo na. Make sure to separate all of the bananas once na tinanggal nyo na sa frying pan para hindi sila magdikit-dikit. So, tulad nito. Hiniwalay ko na siya para hindi sila magdikit-dikit. Okay? So, ganyan. Separated sila with each other. So, mas madali. Kasi pag lumamig yan, tapos nakadikit sila, well, kakainin nyo siya ng buo-buo. Magkakadikit sila. Ang paghahalo pala, napaka-importante rin. Kasi kapag napaka-vigorous ng ating pag-mix or medyo mabrusko tayo nag-mix, no? Yung mga bananas natin, madudurog. So, kailangan medyo dahan-dahan din o gentle din yung pag-mix. Okay? Ayos ba? Ayos. Okay, now, ito, are you ready na? Right! So, ito na yung finished products natin. Ito ay ang aking tinatawag na banana fries with caramelized sugar. Oh. 'Di ba? Ang sarap. Mukhang matamis. Okay? So I hope you learned something from this very simple cooking experience. O tara, kain na tayo.
Yeah.